Good morning mga kabayan. Ito pong muli si Success45 Trader. Magdi-discuss sa inyo kung paano ang tamang pag-position size at pag-manage ng inyong pera sa pag-trade ng stock market. So itong Excel file na to, bibigay ko sa inyo ng libre, yung gusto lang. Kasi alam ko yung mga magagaling na talaga, yung mga traders na magagaling, meron ng ganitong klaseng journal. So, tuturo ko sa inyo kung paano to gamitin. Mag-comment kayo sa baba ng inyong email ad, mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Kung mag-comment kayo sa baba at hindi kayo nakapag-subscribe, hindi ko rin ipapadala sa inyo ang Excel file na to. Ngayon, paano ba to natin gamitin sa pag-position size at pag-manage ng ating risk? So, first of all, example, makikita nyo dyan sa baba, buying and selling, deposits, withdrawal, board lot investors. Ang ibig sabihin ng investors, kung sinong gustong maglagay ng pera. Example, mother mo, father mo, ikaw. Example, ako, mother ko, father ko. Yan. Example, ako, meron akong lagay na, pagpalagay natin, 100,000. Si mother ko, merong 50,000. Si father ko meron 70,000. Ayan. So, total 220,000. So, dideposit tayo ng 220,000. Ayan. Description, example ka ngayon, March 9. Ito, Security Bank. Security Bank, dahil mas gusto ko tong banko na to. Meron na yung video dati, nagpalit na ako ng banko. Kung gusto nyo naman mag-sign up sa Security Bank, meron akong link sa baba na sa description. Tignan nyo lang, mag-sign up kayo, online sign up. Tapos, ipiprint nyo yung form. Pupunta lang kayo sa pinakamalapit na security bank. Maganda ang security bank kasi pag nag-withdraw ka ng money, magte-text sa'yo. Tapos, pag may debit card ka na nagamit mo yung debit card sa online shopping or kung ano man, tatawag sila sa inyo. May tatawag sa inyo galing sa security bank. So, ibig sabihin, maganda siya at mas safe siya kaysa sa dati kong bangko na ginamit na walang ganon. So, for example, bibili tayo. Example na stock natin is Annie. Sample lang natin to, ha. Bibili tayo ng Annie. Sample dito. Strategy na tinuran ko ng last tawag nito? Yung last videos. Previous videos, meron tayong strategy, di ba? Pivot strategy. So, for example, bibili tayo dito. Sample, di ba? CCI 100, tapos above monthly pivot. Example, bibili tayo, no? Dito. Itong araw na to. Yan. So, ano ba yung last price? Pag bumili ka, huwag kang bumili sa habang tumatakbo pa yung market. Huwag kang bumili. Kasi dapat end of day EOD. Kasi pag bumili ka dyan, habang tumatakbo pa yung market, kadalasan nabubuhusan tayo, naiipit tayo. Diba? Kasi hinahabol natin yung price, eh. Hindi natin alam yung closing pala o mga siya nagiging hammer. Yung bearish hammer, diba? Hammer. Ito parang martilyo pero baliktad. Baliktad na sa ganyan. Reverse. Yan, example, nakabili tayo sa last price niya na closing, 5.4. Okay, bili tayo dyan, 5.4. And then, ang stop loss natin dapat is the low of the previous candle, di ba? So, example yan, ang low niyan, tingnan nyo dito, L5.27, di ba? Stop loss natin. Yan, sumama. Ilang percent yan kung susukatin natin price range? Ah, maliit lang, di ba? 2.48%. Yan. 5.4. Nakikita natin, pag meron tayong deposit dyan nakalagay, magre-reflect siya dito. Pag mag-withdraw ka naman, sample, 5,000. Ayan, reflect din siya automatic dyan na nakunan yung initial investment mo. Ang actual balance, nagbabago yan base dito sa buy and sell mo. Papakita natin. Bubura natin yan.
Ito naman, i-kukopyahan natin itong actual balance dito sa current portfolio balance. And then, pag bumili tayo, 5.4, may isiset na siya automatic na stop loss. Eh, yung stop loss niya, masyadong malalim, di ba? Kasi 5% to eh. Pero, titignan nyo rito ha. So, anong price ba ngayon? 5.4. So, board lot, titingnan tayo sa board lot. Sa 5.4, so 100 ng board lot. Or tingnan nyo sa mga brokers nyo, meron nakalagay na board lot sa main. So, 9,100 shares, di ba? At the price of 5.4, and then 5.13 ang stop loss. So, pag natalo ka, 1.37%. Pag sakali, nag-slippage, yung nabuhusan ka, 5 na benta mo, 1.91% lang. So, within 2% range. So, pag bumili, kaso lang, ang stop loss natin, nilagay natin sa 5.27. So, ang mangyayari, huwag mong sundin yung automatic na stop loss, di ba? Dito ka sa baba, customize. 5.4, 5.27. Di ba? Kasi 5.13, mas maliit na shares lang ang mabibili mo. Tingnan mo yung risk mo kasi mas maliit yung risk mo eh. 5.27, di ba? So, pag natalo ka, ganun din, 22,200 shares ang bibilin mo. 22,200 shares. So, worth 120,000. No? Ano bang mangyayari pag sakali natalo ka? 5.27. 1.95% pa rin. Within 2% pa rin, di ba? So, example, yan. Ano bang stock code natin, ani? Bumili tayo on that day, which is April 12, 2017. So, 12/4/17. Okay. Ngayon, nakaset yung stop loss natin. Hinintay natin next day. Umangat sa higher, sa highest. Nak-close ba siya sa higher high? Highest previous of the previous candle pala. Hindi naman siya nag-close, di ba? Tingnan natin yung highest niya. 548 ang close niya dito. Ang close niya 543, di ba? So hindi mo na i-move, hindi mo muna i-move yung stop loss mo. Ngayon bumaba. Diyan mo na, steady mo lang. Kung meron kayong PSE watch na application, pwede niyo ilagay doon at ang alarm para kahit na magtrabaho kayo, meron kayong ibang ginagawa. So easy lang kayo kasi nag-a-alarm 'yun, dapat naka-on lang yung internet niyo. Yung PSE watch. Kung pwede rin sa Investa Watcher pag naka-subscribe kayo. Umangat na 'to ngayon. So ang gagawin natin, tingnan natin yung angat, 'di ba? Yung tinuro ko sa inyo strategy nung. So 5% lang ang angat. So ang gagawin natin, low of the previous candle pa rin. 5.32 na yung, ano ba yung low dito? 5.32, okay. 5.32, pag natalo tayo, 1.45% pa rin. So, lumiliit na yung risk natin. Kasi, nakontrol natin sa position size eh. So, anong power ng position size sa stop loss? Malaki ang effect niya. Hindi yung bibili ka ng shares na sobrang laki. I-all-in mo lahat. Pag natalo ka sa cut loss mo, hindi na magiging 2% yan ang loss mo. Sobra pa, 5%, mahirapan ka nang bawiin. Ngayon, umangat siya, di ba? So, minove natin ang stop loss. Susunod na araw, umangat pa siya ulit. So, anong gagawin natin? Sa ganyang circumstance, i-move pa ba natin to? I-move pa natin to? Hindi mo na. Kasi, itong candle na to, hindi naman lumagpas ng 10% eh. Hindi natin i-move sa mababa dito sa 5% mula sa close ng candle na to. Itong gagawin natin, hintayin natin siya. Yan. So hanggang umangat na naman siya dito, di ba? Sa previous high na ito. So move on natin to ngayon. Dito. 564. Pag nag-break siya, snap siya ng araw na yun, bumaliktad dito sa cut point natin, sisell na natin. Sakali, nag-slippage, 5.6 lang. So, meron ka ng 1.35% win. Diba? Tapos, lalabas dito, positive transaction. Kasi, nanalo ka eh. Tapos, makikita mo yung yearly risk amount. Nakalagay dyan yung risk amount natin. Pag sakali, daily risk, nag-day trade ka, lumagpas sa 2,700 ang talo mo, tumigil ka na pag-trade sa isang araw. Pag sakali, lumagpas dyan sa isang linggo,
11,000, hindi pa umabot ng Friday, tumigil ka na sa pag-trade. Yan ang mga risk natin. So, per trade, so, hindi pa tayo na stop out, diba? Kasi umangat siya sa susunod na araw. Tingnan natin ulit. So, syempre, hindi to abot ng ilang percent, 3% lang yan. So, lalagay natin dito. Ba, umangat siya. Bumaba, 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 bumaba. Hanggang maputol yung ana natin. Sakali, nag-alarm. Teng! Hindi pa siya nag-close. Bumaba, umangat, umangat. Nakapagbenta ka. Example, exactly, 5.71. So, meron ka ng 2.5% na gain. So, nakasell ka dito, di ba? Diyan. On May 10. 10, 5, 17. 28 days, 1 month. 2% lang gain mo. At least, nag-gain ka. Ito naman, ma-explain ko sa inyo yung additional tranche. Diba, first tranche natin. Portion of money yun eh, pag-tranche. Binili lang natin 22,200 shares, diba? First na tranche. Sakali, yung price, lumagpas na siya ng, sakali, nakasabay tayo ng ganito. Lumagpas siya dito, diba? Umabot ang price ng 6.75, second tranche na tayo. So, magdadagdag ka na ng 4,500 shares. Diyan ka na magdagdag. Sa aking strategy, depende rin sa inyo yan. Kasi, mas nakikita ko to, mas okay to pagdagdag ng tranche, hindi yung mag-all-in. Example, 6.75. So, yung cut point mo, ito na yung susundin mo, stop loss. 6.41. No? Sakali, bumaliktad siya, nakat natin 6.4. 6.4. Talo ka 1,900, panalo ka 20,000. So, on and all, panalo ka pa rin. Kasi nung nagdagdag tayo ng tranche, umangat na yung ating ano eh, ng 25% yan eh. Yung price. Sakali, umangat pa siya. Umangat pa siya dito ng 8.44. So, magdadagdag ka ng 3,000 shares ulit. 3,000 shares. Trend following to eh. 8.44, no? 8.44. Tapos, move mo na yung stop loss mo dito sa 8.44. 8.01. 8.02. 8.02. Sakali, natalo ka. Maligtad 8. Nagbenta mo sa 8. Tignan mo. Tignan mo yung talo mo. Sobrang liit pa rin, di ba? Panalo mo. Yan. Ganyan ang money management position sizing. Di yung all-in. All-in, tapos bili pa ng habang tumatakbo yung market. Hindi ganun. End of day, dapat mas maganda. Pag bumili kayo, end of day. Kasi doon yung makikita eh. Yung tamang pasok na market. So, sa susunod na video, meron pa akong ituturo sa inyong ibang strategy. Kasi itong pivot, eh, meron din tong ano eh, malaking, minsan, mababaliktad ka nito. Meron akong strategy na ibang indicator ang ginagamit. At saka, price action pa rin, number one. So, ang AOTS, ginamit to nila ni Boss Kapitan Kidlat, mga ZFrix traders, ZFT traders. So, meron akong Chirok strategy. CCI pa rin. Pero gumamit na ako ng dalawang volume-weighted moving average ang ginamit ko. So, sa susunod na video ulit tayo magkikita. Paki-like at paki-subscribe ng video. Paki-like at paki-subscribe sa channel. And then, comment your email ad at ipapadala ko tong Excel file na to sa inyo ng libre. Salamat po sa inyong sa nakikinig na at nanonood ng video na to. Good night sa inyong lahat.